Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello sa inyo, Popoy at Bea, at mga kamorkatang addicts sa pakikinig ng Dear M.O.R., just like me. I've been a fan simula nung college pa lang ako. Working student ako nung unang beses kong napakinggan ang programa nyo. Nakapasok ako noon bilang call center agent sa isang seasonal account. At tuwing break time, palagi kong napapakinggan ang Dear M.O.R. replay every midnight sa katabi naming convenience store. Simula noon, nahook na ako sa pakikinig sa inyo. At ngayon nga, mas convenient na ang tumutok dahil available na rin kayo sa Spotify. Anyway, ako nga pala si Lynette, aspiring interior designer. I mean, pangarap ko talagang maging sikat at magaling na interior designer. Pero sa ngayon, habang papunta pa lang ako sa pangarap ko, eh hayaan yung ikwento ko muna ang naging journey ko so far. My story is not just all about my dreams, Popoy at Bea. Pero malaking factor ito sa pagkakaroon ng kulay ng buhay ko. Lalo na nga sa usaping pag-ibig. Kung paano? Hayaan niyong umpisahan ko ang pagkukwento noong mga panahong hirap na hirap pa kami sa buhay. Ano ba yan? Sobrang late nang mag-dismiss ng prof namin. Malilate na ako sa next period ko. Huh? Sino ba naman tong tumatawag? Kung kailan nagmamadali yung tao eh. Hello? Hello, te. Ano? May klase ako eh. Di ba sinabi ko namang huwag kang tatawag pag may pasok ako? Ate, hindi ko na kasi alam gagawin ko eh. Bakit? Si mama kasi. Oh, ano? Anong meron kay mama? Iyak nang iyak eh. Eh, bakit? Nag-away kasi sila ng Tito Edwin eh. Na naman? Oo. Eh, si Tito Edwin, anong ginagawa niya? Wala na siya, ate. Umalis na siya. Ha? Anong umalis? Umalis na. Iniwanan niya na si mama. Tch, buti naman. Ate. Tama lang yun. Wala din naman siyang mabuting ginagawa kay mama eh. Ay, uwi ka na dito, ate. Tumayin mo si mama. Ayaw ko sabi ni. Hayaan mo siya. Tatahan din yan. Eh kaso, gusto pa magabol kay Tito Edwin eh. Ano? Oo kaya, pinipigilan ko lang eh. Pero pag ito, hindi ko napigilan na hayaan ko magabol to. Sige ka. O sige na, uuwi na ako. Hintayin mo ako dyan. O sige, nasan mo ah. Oo na. Tricycle! Tricycle! Kuya! Ano ba yan? Naunahan na naman ako. Paano ko makakasakay nito? Ayun! Tricycle! Para, kuya dito! Ay, may sakay. Ano kaya ito? Ay, nako. Lakarin ko na nga lang. Bahala na. Ah! Nakakainis talaga. Natapat pa na walang nakatambay na tricycle. Alay lakad tuloy ako ngayon. Lynette! Harvey? Saan ka pupunta? Ba't naglalakad ka? Pauwi na. Ha? Huh? Di ba may klase ka pa? Emergency, kailangan kong umabsent. Ganun? Emergency pala eh, ba't ka naglalakad? Anong oras ka pa makakarating sa inyo yan? Eh, buwisit kasi yung tricycle eh. Kung kailan mo kailangan, saka naman wala. O di, tara, umakas ka na sa akin. We, sira, malilate ka sa klase mo. Absent na rin ako. Baliw, pumasok ka na, kaya ko na to. Madadamay ka pa sa problema ko eh. Tara na, dami mo sinasabi. Huh? Okay lang? Oo nga, bilisan mo na. O sige, basta di ko kasalanan pag may na-miss kang quiz ha. Baka mamaya sisihin mo pa ako eh. Oo na, kaya kong habulin yun. Matalino kaya ako. Tsaka mas importante yung emergency, kaya nga emergency, di ba? O di sige, sabi mo yan ha.
Tara. Hay nako, okay na rin yan, Ma. Alam ko namang hihiwalayin ka rin nung Edwin na yun eh. Itsura pa lang, wala nang gagawing matino. Gulat nga ako, nagtagal pa kayo eh. Anak, ilang beses na akong iniiwan ng mga lalaking minahal ko. Sus, pwede ba, Ma? Hindi mo siya mahal. Malandi ka lang talaga. Wisit ka talagang bata ka. Anak ba talaga kita o ano? Eh kasi naman, Ma, kung hindi kita i-real talk, sino magpaparealize sa'yo ng mga maling ginagawa mo? Wala! Mali? Bakit mali na ba ngayon ang magmahal? Walang mali sa pagmamahal, Ma. Ang mali, ginagamit mo yung pagmamahal para matustusan yung pangangailangan mo sa pera. Yun ang hindi tama. Eh para sa inyo rin naman yun eh. Natitiis ko makipagrelasyon sa mapipera para may pangtustos ako sa inyo. Lalo na sa pag-aaral mo. No need, Ma. Ako nang bahala. Dadamihan ko na yung mga racket ko sa weekend para hindi ka na kailangan makipagrelasyon sa kung kani-kaninong madatong na lalaki. At saka, konti na lang naman, gagraduate na rin naman ako. Makakapagtrabaho na ako para sa atin. Ay, tumahan ka na, Ma. Hayaan mo. Konting tiis na lang, makakaraos na rin tayo sa hirap. Hindi ka na maghahanap ng pagmamahal sa ibang tao kasi sa amin pa lang, mabubusog ka na sa pagmamahal. Tahan na. Pasensya ka na, Harvey, ha? Nakita mo patuloy kung paano tupakin yung airmat ko. Sus, wala yun. Para naman kayo ibang tao sa akin. At saka, salamat na rin sa pag-angkas kanina. Ganda ng timing mo, eh. Naman, ako pa ba? Pero, Lynette, Sa susunod pag may problema ka, tawagan mo naman ako kagad. Parang ka namang hindi tropa niyan, eh. Kung di pa kita nakasalubong kanina, hindi ko pa malalaman na natutrouble ka. Sorry naman. Eh, nagkabuhol-buhol na rin kasi yung utak ko eh, kaya hindi ko na alam kung anong uunahin. At saka, magpapaload pa ako ng pantawag sa'yo. Eh di, lalakarin ko na lang, di ba? Sabagay. Pero, buti na lang talaga dumating ka. Kung hindi, paniguradong lawit-dila ko pagdating sa bahay. O kaya, baka sumabit ako sa jeep ng naka-uniform. Basta kapag kaya mo naman akong tawagan, huwag kang mahihiya. Pwede mo ako maging first line of defense. Nax, talaga lang ha. Sige, next time, ikaw na yung una kong tatawagan. Salamat, Harvey, ha. Salamat talaga. Papoy at Bea, bilang panganay, eh ang hirap makita na bumaba ang tingin ni Mama sa sarili niya. At kung ano-anong relasyon na ang pinasok niya sa kagustuhang may makatuwang sa pagtusto sa pangangailangan namin. Hindi ko rin naman siya masisisi kasi give up niya ang career niya after pakasalan si Papa para maging full-time mom sa amin. And it was already too late for her to start over nung nawala na si Papa. At yun nga ang naging motivation ko para mag-work habang nag-aaral sa college. College was not easy, especially for someone na may matayog na pangarap at pinagsasabay ang work at school. Ako yung weird, ireg student na madalas mag-isa at walang kaibigan kasi wala nga akong extra time to spend with friends. Buti na lang at nandyan si Harvey. Siya yung naging kaibigan ko sa mga panahong wala akong time makipagkaibigan sa iba. Palagi siyang nandyan para damayan ako sa problema man o sa kasiyahan. He was always supportive, even when it comes to my relationships.
itong isa, tapos mamaya ito naman. Ang dami ko namang isi-send na proposal. Ay, may bagong notif. Ito. Shucks, oo nga pala. May sesendan pa pala ako ng quotation. Nakalimutan ko. Naku po. Matagal-tagal pa namang gawin to. Babe. Oh, babe. Paalis ka na? Oh, babe. Hindi ka pa rin patapos dyan? Hindi pa eh. Kanina ka pa dyan ah. Hindi ka ba napapagod? Pagod na nga ako, babe. Kaso kailangan ko pang tapusin itong mga proposal na isi-send ko. Tapos may quotation pa akong kailangan isend. Baka naman ma-overwork ka niyan, ha? Magpahinga ka kaya muna. Tatapusin ko lang to, tapos babawi na lang ako ng pahinga mamaya. Eh, kaso may lakad tayo mamaya, di ba? Nakalimutan mo na? Ay, hala. Oo nga pala. Naku, sorry. Nawala sa isip ko. Gusto mo ba, wag na muna tayo tumuloy. Magpahinga ka na lang kaya muna. Hindi, babe. Usapan natin yun eh. Hindi pwedeng i-cancel yun. Eh, kaso kailangan mo pang magpahinga, di ba? Ay, okay lang yun. Kayang-kaya pa naman ang katawan ko eh. Hindi pa naman ako pagod na pagod. Ay, naku. Ito talagang babe ko. Oh, sige, ganito na lang. Itabi mo muna yan at magpahinga ka na. Mamaya pag-uwi natin, tutulungan kita dyan. Okay ba yun? Sure ka, babe? Oo naman. Ikaw pa ba? Sige na. Ligpitan mo na yung mga gamit mo at magpahinga ka na sa kwarto. Mamaya pagbalik ko, gigisingin kita para gumayak. Okay ba yun? Sorry, babe. No need to say sorry. Pahinga ka na, ha? Yes, babe. Ay, siya nga pala, babe. Hmm. Magkikita nga rin pala kami ni Harvey mamaya. May iaabot lang siyang directory na galing sa kakilala ng boss niya. Baka raw makatulong sa paghahanap ko ng client. Okay lang ba? Oo naman. Ayos yun, para ma-meet ko na rin siya. Ay, oo nga pala. First time yung nga palang mag-meet if ever. Eh, kaya dapat magpahinga ka na para hindi ka masyadong pagod kapag nakita-kita tayo mamaya. Baka sabihin pa ni Harvey, hindi kita inaalagaan. Sige, babe. Hintayin na lang kita. Bye, babe. Yan, matay ka ngayon. Ano ba yan? Galingan mo kaya? Ano ba naman kasi itong pinili mong game? Alam mo namang hindi ako magaling dito eh. Sus, patlong game na natin to eh. Lahat naman na napili natin game, talo ka eh. Ayoko na nito. Game over. Wala, ulats talaga. Pasalamat ka, medyo pagod yung utak ko ngayon. Bakit? Tambay ka pa rin sa Facebook group na nakwento mo sa akin? May mga nagpo-post ng potential client? Ay, kailangan eh. Alam mo namang dun lang ako nakakakuha ng client kasi lumaki naman ako ng walang connection. Walang backer na pwedeng tumulong sa akin. Eh kaso mga kuripot yung nakukuha mong client dun eh. Small time lang. Puchu-puchu, ganun. Hindi naman sa ganun, pero dapat ang targetin mo yung malalaking client para balang araw makilala yung pangalan mo, di ba? Darating din tayo dyan. Sa ngayon, okay na muna ako sa mga putsu-putsu na client habang naghihintay ng big break ko bilang interior designer. Kung magalala, kahit ano pang targetin mo sa buhay, support lang ako sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Teka, sa pala si Gio? Ayun, may tinitingnan lang dun sa showroom ng mga furniture. May bibilhin yata para sa office nila. Uwi na pala eh. Babe! Sorry, katagalan. Kumusta, babe? Nakahanap ka ng kailangan mo? Oo, babe. I-deliver na lang bukas sa office. Harvey, pare. Salamat sa pagsama kay Lynette, ha? Naka naman. Sama ka muna sa amin. Kain tayo saglit. Hindi. Date nyo to eh. Muna na ako. Para makapag-bebe time kayo. Sure ka? Ayaw mo sumama? Treat ko, don't worry. Gusto ko, pero sa ibang araw na lang. Okay, sige. Let's set another schedule. Yung kasama ka na, ha? Sige, salamat. Asahan ko yan, ha?
Sure. O, paano? Una na ako, ha? Enjoy. Salamat, pare. Ingat. Thank you, Harvey. Let's go, babe. Let's go. Para naman to sa dugo. Kailangan nyo yan para hindi kayo matulad sa iba na maagang na stroke. Ay naku, ito namang batang to. Hindi pa naman ako ganun katanda para bigyan mo nitong mga maintenance na to. Hindi po maintenance yan, tita. Vitamins ho yan. Para pagtanda nyo, hindi nyo na kailanganin ng maintenance medicine. Oo na, sige na. Pareho talaga kayo nitong anak ko eh. Masyadong mapag-alala. Walang duda, magjowa nga kayo. Nako, kung ako sa'yo ma, makinig ka na lang dyan kay Gio. Hindi yan titigil hanggat hindi ka napapapayag. Pansin ko nga, teka pala, dito ka ba matutulog, Gio? Ay nako, hindi na po. Kailangan ko lang pong umuwi kasi may pasok pa po ako bukas. O gabi na. Oo nga po eh, kaya magpapaalam na rin po ako. Nako eh, Linet anak, samahan mo na tong si Gio hanggang sa labas. Opo ma. Grabe yung pag-aalala mo kay Mama. Binilhan mo pa talaga siya ng vitamins. Alam mo, dapat talaga nating alagaan yung mga magulang natin. Para mas makasama pa natin sila ng mas matagal, di ba? Tsaka, di na rin naman ibang tao si tita sa akin eh. Lahat ng taong mahalaga sa'yo, mahalaga rin sa akin. Ikaw talaga, napakaswerte ko talaga sa'yo. Thank you, babe, ha? Thank you sa pagtanggap mo sa akin kahit sa mga taong mahal ko. Kahit na ganito lang ako, hirap sa buhay at saka wala pang nararating. Sa ngayon, oo. Pero sigurado akong darating yung araw, matutupad mo lahat ng pangarap mo. Sa sipag mong yan. Kaya sure akong makakaraos ka rin. At saka yung financial struggle mo ngayon, nako, magiging throwback na lang yan. Talagang bilib na bilib ka sa akin ha. Salamat, babe. Sa tuwing sinasabi mo yung mga yan, tumatatag ang loob ko. Kaya kahit na mahirap pa sa ngayon ang lahat, kakayanin ko. Kasi alam kong nandyan ka. Papoy at Bea, na-meet ko si Gio sa isang art exhibit nung fresh grad pa lang ako. I knew from the start na he has special eyes on me. The way he approached me and kung paano siya makipag-usap, I can already sense na interesado siya sa akin more than just a friend. Pero hindi kasi ako naghahanap ng majojowa nung noon dahil ang focus ko ay nasa career at paghahanap ng maayos na trabaho na mag-aahon sa amin sa hirap. Yun ang palagi kong sinasabi kay Gio noon, na breadwinner ako at magiging malaking kakompetensya niya sa akin ang pamilya ko, ang trabaho ko, at ang pangarap kong maging successful designer. I did my best para palayuin siya, but he was so persistent and gentleman at the same time. To cut the long story short, Papoy at Bea, Gio waited for me hanggang sa maging ready na ako. Naging very understanding siya at sobrang supportive sa pangarap ko.
at hindi ko pinagsisihan ang desisyon ko noon na sagutin siya. Tanggap niya ako at ang mga responsibilidad ko sa pamilya ko. Inaalagaan niya si mama at ang kapatid ko gaya ng pag-aalaga ko sa kanila. Para sa akin, he's the perfect man to marry. But just like every other relationships, sinusubok din kami ng panahon. Parang may kulang pa. Teka nga, mabalik ka na nga yung pegboard ng client. Parang may na-miss talaga ako eh. Hala, ba't ganito? Ayaw mag-load. Naku, hindi pwede. Kailangan ko itong matapos ngayon. Kaya naman pala eh, naglolo ko na naman yung wifi. Kung kailan wala akong data, kainis. Babe! Babe! Yes, babe? Pwedeng pa-hotspot muna ako sa cellphone mo? Naglolo ko na naman yung wifi eh. Sige, babe. Kunin mo lang dyan, ha? Sa ibabaw ng ref. Okay lang? Oo, babe. Alam mo naman yung password ko, di ba? Oo. Sige, buksan ko na, ha? Okay. Buti na lang talaga palaging may load si Gio. Nako, may tumatawag. Miss ko lang? Sino ba to? Keisha? Sino to? Bakit parang ang dami naman yata nilang call history ni Gio? Halos araw-araw magkausap sila. Babe? Babe! Nakita mo yung phone ko? Ay, ayun pala, hawak mo na pala eh. Ano, nakapag-hotspot ka? Oo. Good. Babe? Hmm? Sino si, Keisha? Keisha? Nakita ko sa phone mo. Ang dami niyong call history. Ano yun? Workmate ko. Workmate? Eh bakit ang dalas niyong magtawagan? Hindi. Kasi may special project kami. Oo, ganun nga. Kaya madalas kami magkausap. Ganun ba? Oo. wait lang, babe, ha? Sino yan may tumatawag sa phone ko? Yung delivery yata. Dumating na yata yung in-order mong food. Okay. Sige, punta ako na sa baba. Wait lang, ha? Babe? Yes? Nakalimutan mo tong phone mo. Ay, o nga pala, salamat. Hello, kuya. Yes, pababa na po. May ibang babae si Gio? Oops. Busog. Sarap talaga ng food dun sa restaurant na in-orderan ko. Oo nga eh. Lagay ko lang sa lababo itong mga kinainan natin. Iwanan mo na lang dyan, babe. Ako na yung maghuhugas. Ituloy mo na lang yung trabaho mo. Okay. Ayusin ko lang saglit yung mga dadaling kong gamit bukas tapos hugasan ko na yan. Gamit? Bukas? Oh babe, may client meeting ako eh. Bakit? Eh di ba may reservation tayo sa restaurant bukas? Nakalimutan mo na? Ay nako nga pala no. Sorry na wala sa isip ko. At saka client meeting? Sunday? Sigurado ka bang client meeting yan? Sorry babe, labas kasi ito sa usual na work ng client kaya weekend lang siya available. Eh paano yung reservation natin? Ganito na lang, babe.
tumuloy ka sa restaurant tapos magsama ka na lang ng iba. Isama mo si Tita o kaya si Bin para hindi masayang yung reservation. Kailangan mo ba talagang pumunta sa meeting na yun? Oo, baby. Sorry ah. Importanteng client to eh kasi once in a lifetime lang to. Ay. Okay. Grabe, sabi niyo mga pagkain dito? Ganun talagang pumili ng restaurant at boyfriend mo, no? Okay ka lang ba? Tahimik mo naman yata. Ha? Sabi ko, ang tahimik mo. Parang wala ka sa mood. Ah, hindi. Ano lang. May iniisip lang. Trabaho pa rin. Medyo. Sige, ubusin na lang natin tong food. Tapos may pupuntahan tayo. Ha? Saan? Basta, ang bahala. Wala akong pamasahe, ha? Baka kung saan-saan mo pa ako dalhin. Sus, anong bahala sa pamasahe? Sigurado magugustuhan mo dun. Kapag ako ang kasama mo, hindi pwedeng malungkot ka. Magsasaya tayo ngayong araw. Hindi na tayo naririnig! Natatakot na ako! Harpy! Grabe! Nakakainis ka talaga! Bakit? Di mo naman sinabi na dito pala tayo pupunta sa amusement park! At least diba nakalimutan mo saglit yung work mo nung nasa taas ka na? Nakalimutan ko! Kasi wala na akong ibang inisip nung nasa taas na ako kundi mag-survive. Huh, kaloka. Ano, isang ride pa? Ha? No way, ayoko na no, baka masuka na ako. Sige, ano na lang, tambay tayo. Doon sa park, hindi masyado maingay. Ay, buti pa nga, para makapagpahinga na rin. Napagod ako kakasigaw eh. Pero bili muna tayo ng mangunguya. Okay. Nagutom talaga ako sa pinagagagawa natin. Hype ka? Dahan-dahan, baka mabulunan ka niyan. Nako, yan nga ba sinasabi ko eh. Oh, tubig. Ay. Thank you. Ikaw naman kasi, napaka-careless mo kumain. Lagi ka na lang ganyan. Paano na lang kung wala ako? Kausap pa kita, di alam ang sasabihin. Umaasa, pinaasa, para bang nangumpisan, di alam ang sasabitin. Ang akala ko lang muna, tayo ay nag-umpisa. Kung nalang sabi ko na huwag mo damdamin huwag sa akin. Pwede ba na kaibigan lang? Huwag mo palitan ng pagitan. Pwede ba naman kaibigan lang? Da-da-da-da-da.
Nag-inip, palaisipan pala ang pag-ibig. Di alam ang papalain. Okay na ako. Okay ka na? Oo. Sure na? Oo, sure na. Sure na, sure na? Ang kulit mo, no? Nainigurado lang ako kung okay ka na. Oo nga, okay na ako. Salamat sa tubig. Nawala na yung baris sa lalamunan ko. Di naman yun ang ibig kong sabihin eh. Ha? I mean, okay ka na ba? As in, okay na yung problema mo? Alam ko kasi may pinagdadaanan ka eh. Kitang-kita ko sa'yo kanina na nasa restaurant tayo. Alam na alam mo talaga kapag may problema ako, no? Wala to kayo. So, ano, hindi mo ba i-share sa akin yung problema mo? Saka na siguro. Pinapakiramdaman ko pa eh. Baka kasi nag-o-overthink lang din ako. Sige, basta kapag kailangan mo na makikinig sa'yo, alam mo naman kung sinatatawagan mo, di ba? Oo, Harvey. Salamat. Yung pagsama mo pa lang sa akin ngayon, napakalaking bagay na. Salamat kasi sinamahan mo ako ngayong dapat eh si Gio yung kasama ko. Papayat Bea, I had a very strong gut feeling na Gio was cheating on me. Nung time na nanghiram ako ng phone sa kanya, walang ibang laman ang call history niya kundi pangalan ni Keisha. Never ko siyang nakitaan ng any sign of infidelity nung unang stages ng relationship namin. Sobrang open nga namin sa paggamit ng cellphone ng isa't isa. Kaya never sumagi sa isip ko ang possibility na magloloko si Gio. Pero nung nangyari nga yung hindi ko inaasahan, grabe yung sakit na naramdaman ko. Ang sakit kasi sa pakiramdam na 100% mong binigay ang tiwala mo. Only to find out, naliloko ka pala. At hindi ko naman makumpronta si Gio dahil wala akong sapat na pruweba para patunayan ang mga hinala ko. I only trusted my instincts. Popoy at Bea, noong mga panahong unti-unting nawawalan ng oras si Gio sa akin, eh si Harvey ang madalas kong nakakasama. Ang totoo niyan, nawalan kami ng communication after graduation, but one reconnection is what we needed para ma-restore ulit yung friendship namin. At hindi pa rin siya nagbabago. Ever supportive, palaging may time for me, alam na alam kapag meron akong problema, at alam na alam kung paano ako tutulungang makalimot sa mga yon, kahit pansamantala lang. Somehow, I wish, sana kagaya ni Gio si Harvey. Magaan kasama, hindi mahirap hingan ng time at higit sa lahat. Faithful. Kahit ba friendship lang, ang meron kami. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Yun naman pala. Popoy at Bea, inilihim ko kay Gio ang lahat ng kaba at duda na nararamdaman ko sa relationship namin. I gave him the benefit of the doubt. Baka nga naman totoo ang sinasabi niya na workmate niya yung Keisha na yon at meron silang special project kaya sobrang dalas ng communication nila. I've always wanted to give our relationship a chance. Pero habang tumatagal, lumalala nang lumalala ang sitwasyon. Naging mas abala si Gio sa work at client meetings na madalas ay nakaschedule ng weekend. At sa tuwing magkasama naman kami, palagi siyang preoccupied at parang absent-minded. Lalong lumakas ang kutob ko na meron na ngang unti-unting sumisira sa relationship namin. Naikwento ko ang lahat ng problema ko kay Harvey, Popoy at Bea. And as usual, lagi siyang handang makinig. As if wala siyang ibang ginagawa sa buhay, kundi magpaka-best friend sa akin.
Noong mga panahong puno ako ng pagdududa sa relationship namin ni Gio, si Harvey lang yung natirang sigurado. Sigurado akong hindi niya ako iiwan at hindi niya ako sasaktan, gaya ng pinaparamdam sa akin ng boyfriend kong si Gio. Alis muna ako saglit, ha? Oh, saan ka pupunta? Puntahan ko lang saglit si Gio. Ah, sige, mag-iingat ka, ha? Opo. Hindi ka ba niya susunduin? Usapan po namin, ako na lang pupunta dun, eh. Try mong tawagan, magpasundo ka at gabi na, delikado sa daan. Ah, sige po. Babe, sorry ha. Alam ko usapan natin na ako na lang pupunta dyan. Pero tinatanong kasi ni Mama kung pwedeng sunduin mo na lang ako. Babe, pasensya na ha. Cancel muna yung lakad natin ngayon. Ha? Huh? Bakit? Kasi masama yung pakiramdam ko. Hindi kita mabibigyan ng time ngayon. Ganon? E di pupuntahan kita dyan para maalagaan kita. Wag. Wag na kasi... Baka mahawa ka lang sa akin, baka virus to. At saka gabi na rin eh, baka kumapano ka pa sa daan. Babe! Sige na babe, balitaan na lang kita kapag umuokay na yung pakiramdam ko ha. Papahinga muna ako ngayon. Good night babe, I love you. Di kaya may kalokohang ginagawa tong si Gio? Magkakaalaman ngayon, humanda ka sa akin. Kapag napatunayan kung tama ang hinala ko, malilintigan talaga sa akin ang Gio na yan. Gio? Gio! Parang walang tao ah. Gio? Baka nasa kwarto. Wala ring tao rito. Sinungaling talaga. Teka. Ano tong nasa lababo ni Gio? Mga pinagkainan? Umorder siya sa fast food? Eh hindi naman siya mahilig mag-fast food ah. At saka... Bakit? Parang pang dalawang tao tong in-order niya. Dalawang set? May kasama si Gio dito kanina. Sa kondo niya... Pero ang sabi niya sa akin, may sakit siya. Ibang klase. Nagawa niya akong lokohin. Harvey, nasan ka? Bahay lang, bakit?
Teka, Mia ka, legit? Nasa kabubutan ka na. Lynette? Lynette? Sigurado ka bang gusto mo magpalipas ng gabi dito sa apartment ko? Wala akong pera pang hotel eh. Kaya dito na lang. Pwede naman kitang samahan sa inyo kung gusto mo eh. Ayoko, Harvey. Gusto kong umiyak ngayon. Ayoko may makarinig sa akin. At saka amoy alak ako. Pag-aagalitan lang ako ni Mama. Mukhang naparami yung ino mo eh. Sige lang. Iiyak mo lang. Labas mo na lahat. Paano niya ako nagawang lokohin? Naging faithful naman ako sa kanya. Minahal ko naman siya. Pero bakit ganun? Sure ka na ba na niloloko nga talaga ni Gio? Harvey, ang dalawang tao yung order ng pagkain na nakita ko sa lababo ng kondo. Dalawa! Sino yung isa pang kakain nun? Imali mo naman, gutom lang siya kaya naparami yung kain. Eh bakit may marka ng lipstick sa isang baso na pinag-inuman dun? Nakita ko, Harvey. May lipstick. Sa bunganga ng baso. Sige nga. Sino yung pwedeng uminom doon na may lipstick? May lipstick ba si Gio, ha? Wala, di ba? Wala! Malay mo naman, may bumisita na kapatid na babae. O kaya, pinsan. Walang kapatid na babae si Gio. Puro sila lalaki. At wala siyang pinsan na babae na kaedad niya. Mga bata pa lang silang lahat. Okay, sorry. Huwag ka naman magalit sa akin. Pero sana, nilinaw mo muna kay Gio, di ba? Eh ako agad tinawagan mo eh. Sabi mo, di ba, na kapag may problema ako, ikaw yung una kong tawagan. At saka, hello, nagloko nga siya, di ba? Aamin ba yun basta-basta? Malamang hindi. Nag-iisip ka ba? Sorry. Sorry. Nakakasama lang kasi ng loob eh. Alam mo, mabuti pa. Ihiga mo na yan. Sa kama ka na lang umiyak. Humagulhul ka dun kung gusto mo. Maglalatag na lang ako dito sa sahig. Dito na lang ako. Gising ka pa? Hindi ako makatulog eh. Mag-aalas tres na madaling araw oh. May pasok ka pa bukas. A-absent na lang ako. Harvey. Oh. Yakapin mo naman ako. Ha? Huh? Yakapin mo ako. Sigurado ka? Oo. Okay. Ayan. Okay na? Thank you. Harvey? Hmm. Bakit lagi mo akong tinutulungan? Siyempre. Kaibigan kita eh. Kaibigan? Diba? Since college. Kaibigan lang ako sa'yo. Eh bakit? Ang bilis ng kabog ng dibdib mo. Ha? Harvey? Isang umagang naghihintay
Lynette. Sorry, Harvey. Malito eh. Sorry. Sorry talaga. Mali. Pero parang gusto mo. Mali pa rin. Pero parang tama sa pakiramdam. Mali pa rin, Harvey. May boyfriend ako. Bakit ganun? Bakit hindi ko kayang gawin? Bakit hindi ko kayang magloko? Pero siya, ang dali lang para sa kanya. So, hinalikan mo lang ako para subukan kung kaya mo magloko? Kung kaya mong gantihan si Gio? Kasi Lynette, sa akin totoo yun. Totoo yung halik na yun. Ang tagal ko nang gustong gawin yun. Pero hindi pwede. Hindi ko magawa. Harvey. Kaya sorry ah. Sorry kung sinamantala ko yung pagkakataon. Ang tagal na kasi. Ang tagal kong kinimkim to. Pero tama ka. Sobrang mali. Nagkamali ka. Tapos mali din ako. Pambihira. Wala na pang magiging tama sa feelings na to. Harvey, sorry. Matulog ka na. Bukas makakalimutan din natin to. Makakalimutan din natin ang lahat. So, anong plano mo? Kukumprontahin mo ba si Gio? Hindi ko pa alam. Okay. Gaya na lang ulit muna ng dati. Pakiramdaman mo na lang muna. Wala ka pa namang sapat na ebidensya para sabihin. Alam mo na. Yung kagabi, sorry nga pala. Tsaka kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Kasi antagal ko na rin namang kinalimutan yun eh. Nadala lang talaga ako ng sitwasyon. Makikipag-break na ako kay Gio. Ha? Nung sinabi ko kagabi na parang tama sa pakiramdam yung nangyari, alam mo, tama ka eh. Minsan lang magkaroon ng tama sa buhay ko, Harvey. Paninindigan ko na. Popoy at Peya, I don't know, but for some reason, hindi ako nagulat sa ginawang pag-amin ni Harvey. Bakit pakiramdam ko, the feeling has been there all along. Mali ba yun? Sa dami ng taon na naging magkaibigan kami ni Harvey, bakit ngayon ko lang na-realize na what we have is more than friendship? It's something special. Parang unbreakable bond. A good foundation for something na magtatagal ng mahabang panahon. Alam kong pareho naming naramdaman yung alam kong pareho naming naramdaman yon matagal na. It's just that ngayon lang kami nagpay attention sa nararamdaman namin kaya ngayon lang namin finally na-identify kung ano nga ito. From that moment, Popoy at Bea, nag-decide na ako na hiwalayan si Gio. I didn't care anymore kung niloko nga niya ako o hindi. Actually, I wish na sana nga totoo yung hinala ko.
And so all I have to do is find proof na dapat ko na nga siyang hiwalayan. At maghintay ng tamang panahon para gawin yon. I know we don't deserve each other. Minahal ko siya, but that was only because I was longing for someone to love. Na I didn't know nandito lang pala sa tabi ko. All this time. Siguradong may tinatago rito si Gio sa laptop niya. Kailangan ko lang ng sapat na time para mahalongkat to. Bakit ganun? Na-check ko na yung Facebook niya, pati yung email niya, lahat-lahat. Pero bakit wala rin akong makitang ebidensya? Hindi ako titigil. Siguradong makakahanap din ako ng matibay na pruweba. Oh, babe, hindi ka pa nagre-ready. Anong oras na, oh? Patapos na rin ako rito. Saglit lang to. Oh, sige. Huwag na masyado matagal, ha? Baka mali tayo. Nakakaya sa imimit natin. Sige, babe. Ay, yung laptop ko pala. Pakiligpit na lang pagkatapos mo, ha? Okay, babe. Mamaya na nga lang to. Sino ba kasing imi-meet natin dito, babe? Ang tagal naman yata nila. Konting tiis na lang, babe. I'm sure you're gonna like it. Okay. Hi, Gio! Keisha, finally you're here. Sorry, ha? Nahirapan ako sa paghahanap ng parking. No, it's okay. Hi, Spencer. Oh, hi. I'm guessing she's your girlfriend, no? Yes, this is Lyneth, my girlfriend. Babe, this is Spencer, and this is Keisha. Keisha? Yes. Magkaano-ano kayong dalawa? Oh, Spencer is my fiancé. Fiancé? Yes, ikakasal na kami this year. upo muna kayo. Thank you. So, babe, naaalala mo nung naitanong mo si Keisha sa akin? Oo. Naalala ko. Siyempre. Bakit, babe? Nagsinungaling ako sa'yo. I know. Huh? I mean, go. Ituloy mo yung sasabihin mo. So, ganito kasi yon. Hindi totoong workmate ko si Keisha. She's an old friend since elementary. Actually, ganun din si Spencer. Well, nakita-kita lang ulit kami sa Facebook, pero mas close ko talaga si Spencer dati pa. Actually, hindi nga tayo friends sa Facebook eh. Oo nga, tama. Si Spencer lang yung friend ko sa FB. Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi kita mahanap sa friend list ni Gio. I'm sorry, ano yun? Wala. Sabi ko, mukhang matagal na kayong friends. Now, here's the surprise, babe. Nung nalaman ko na magtatayo pala ng construction firm si Spencer, tinanong ko kung naghahanap sila ng designer. And fortunately, yes. So, nirefer kita. And the communication went on. Nagpatulong muna kami kay Gio sa pag-setup ng business. Alam mo na, papers and everything. Para masiguradong okay ang lahat. Kaya kung napansin mo na palaging busy si Gio nitong mga nakaraan, it's because of that. Ibig sabihin, kukunin niyo akong resident designer niyo? Sana. Pinakita naman ni Gio yung portfolio mo and nakita namin na magaling ka naman. May mga konting opportunities pa pero kayang-kaya pang improve yan. Ang importante, you have the foundation.
Oo naman. Gagalingan ko. Promise. I like that spirit. Kaya lang, Lynette, may konting catch. Ano yun? Since nagsistart pa lang yung firm, hindi pa kami makakapag-commit ng full-time workload sa'yo. Everything is on per project basis muna. Okay lang ba? Oo naman. Okay na okay. Good! okay naman pala kausap tong girlfriend mo, Gio eh. I told you, matyaga kaya yan. Kita ko nga. Anyway, order muna tayo ng food and pag-usapan natin yung details while waiting. Oh, mabuti pa nga. Oh my God, babe! Hindi mo naman sinabi na may friend ka palang magtatayo ng firm. At saka, ang bait pa nila. At sobrang honest. Hindi sila nang hihinayang ilatag yung weakness ng company nila para maset ng maayos yung expectation ko. Thank you talaga, babe, ha? Sobrang surprise ako. And did you like my surprise? Oo, sobra. Masaya ako na nagustuhan mo. Sabi ko naman sa'yo eh. Kaya gawin ko ang lahat ng makakaya ko para matulungan ka. In a way na you will still put in the work para nandun pa rin yung satisfaction on your part. Babe, ba't ba ang bait-bait mo sa akin? Of course. Ganon kita kamahal eh. Nagigilty tuloy ako. Nagigilty? Kasi ang dami mo nang naibigay na tulong sa akin. Samantalang ako, wala man lang akong nabigay sa'yo. It's okay, babe. Isipin mo na lang na para rin sa future nating dalawa lahat ng ito. Kapag okay na yung career mo at happy ka sa buhay, well, magiging maayos yung pagsasama natin, di ba? Thank you talaga, babe, ha? Sobrang blessed talaga ako for having you. Sigurado ka bang hindi ka nabababa? Hindi na, babe. Pakikamusta na lang ako yung tita, ha? Okay. Bye, babe. Bye-bye. So, kumusta na kayo? Ay, pala ka! Ano ba, Harvey? Ginulat mo ko! Nasabi mo na ba sa kanya? Ang alin? Sabi na nga ba nakalimutan mo eh. Ano ba kasi yun? Yung usapan natin. Usapan? Makikipag-breakan na kay Gio. Isang umagang naghihintay. Nasabi ko lang sa'yo yung plano ko. Hindi usapan yun. Kaya huwag kang umasa na parang may utang ako sa'yo. Excuse me, dadaan ako. Teka lang, nag-uusap pa tayo. Ano ba? Bitawan mo nga ako. So paano ako? Anong paano ka? Nasaan yung sinabi mong paninindigan mo yung tamang nararamdaman mo? Yung tama na nangyari sa buhay mo, ano nangyari? Bakit? Akala mo ikaw yung tama na nangyari sa buhay ko? May sinabi ba ako? Oo nga naman. Wala kang sinabi na ako yun, nang assuming ko rin eh, no? Buti alam mo. So, ano yun? Talagang ginamit mo lang ako? Yung kiss? Ano, testing lang talaga? Subok lang? Para lang maramdaman mo yung feeling na ikaw naman yung nangangaliwa sa boyfriend mo. Tapos ako, biktima lang, ganun? Hindi ganun yun, Harvey. Eh ano nga, Lynette? Sabihin mo na lang kasing totoo para hindi ako magmukhang tanga na litong-lito na. Pinapaasa mo ako tapos biglang wala? Ano ba talaga? Hindi kita pinaasa. Sinabi ko lang na makikipag-break ako kay Gio. Nasaan yung pinaasa dun? So ano, hindi ka na nakipag-break? Hindi. At hindi ako makikipag-break. Kaya kung umaasa ka pa rin, itigil mo na. Okay. Okay. So, nagbago na pala isip mo eh.
Sana pala nalaman ko ng mas maaga. At least ngayon, alam ko na. Alam ko na yung totoong lugar ko. Pasensya ka na kung masyado ako nag-expect, ha. Akala ko kasi. Akala ko kasi yun yun, eh. Alam mo yun? Nasa tinagal-tagal ko naghintay sa wakas. Ba't ko ba sinasabi to? Sige, salamat na lang. Salamat na lang, Lynette. Kalimutan mo na lang lahat ng to. Kalimutan mo na lang ako. Popoy at Bea, siguro yun na yung pinakamabigat na pinagdaanan namin ni Harvey. It pains me to see na nasasaktan siya. Pero hindi ko na kayang ituloy yung plano kong pakikipaghiwalay kay Gio. Especially after kong malaman na lahat pala ng ginagawa niya ay para sa akin. Para tulungan ako. And nothing but for the sake of my career. It turns out, Popoy at Bea, na yung mga pinagkainan sa lababo ng kondo ni Gio ay kila Kisha at Spencer. Silang dalawa lang ang kumain noon, kaya dalawang pares ng pinagkainan lang ang nakita ko. And to save myself from the guilt, I decided to stay with Gio. Pero syempre, inamin ko sa kanya yung mga naging doubts ko sa relationship namin. Yung tungkol sa call history, yung sa client meetings niya every weekend, at yung pinagkainan sa lababo ng kondo niya. He was very gentle and explaining his side. Hindi siya nagalit sa akin na nakaramdam ako ng selos. Never niyang in-invalidate ang mga feelings ko after kong sabihin sa kanyang lahat-lahat. Well, except about Harvey. Popoy at Bea, may mga araw noon na nangungulat si Harvey at nagtatanong kung hindi na ba talaga magbabago ang isip ko. And I must admit, sobra akong naguluhan. But I had to be firm with my decision to stay with Gio. Yun ang paulit-ulit kong sinabi kay Harvey. Hanggang sa, siguro, napagod na lang siya at tumigil. At hindi na ulit nagparamdam sa akin. Bakit parang ang social naman yata ng pinuntahan nating resto ngayon, babe? Eh, ordinaryong date lang naman to. No, babe. It's not an ordinary date. Huh? Basta. This is gonna be a special night, trust me. Okay. Babe, may gusto ka bang sabihin? Parang hindi ka mapakali kanina pa. Ang totoo niyan, babe. Oo, meron. Ano yun? Kasi, babe, gusto ko sanang tanongin ka kung gusto mo nang magpakasal. Ha? Huh? Babe, will you marry me? Babe! Marami na rin naman tayong napagdaanan at alam ko marami ka pang gustong marating, pero alam ko namang maabot mo yung mga pangarap mo ng kasama ako, di ba? Wala naman akong ibang gustong makasama sa buhay kundi ikaw lang. At ramdam ko naman na doon papunta yung relasyon natin, kaya naglakas loob akong tanungin ka. Babe?
Babe. Babe, sorry. Sorry? Sorry. Sorry, hindi ko kayang tanggapin yung proposal mo. Bakit naman? Sorry. Sorry, babe. Sorry. Babe, kung hindi ka pa ready na magpakasal, okay lang naman. No need to say sorry. Naiintindihan ko naman. It's okay. No. No, Gio. Hindi ko deserve yung pagmamahal mo. Ano? Babe, what are you saying? Mahal kita no matter what. Alam mo naman yun, di ba? At palagi ko naman yung sinasabi sa'yo. Hindi, Gio. May hindi ka nalalaman tungkol sa akin. I emotionally cheated on you, Gio. Ano? No. I cheated on you. I kissed a guy and it felt so right. Sorry. Sorry, Gio. Kailan pa to? 3 months ago. Mahal mo siya? Ano? Mahal mo ba siya? Iiwan mo ba ako para sa kanya? Gio. Gusto kong malaman if you love him enough para iwan ako. Honestly, hindi ko alam. Si Harvey ba? Alam mo? I knew it. Unang beses ko palang makita kayong dalawa. Alam kong iba na yung connection niyo eh. But I try to ignore it. Hindi ko lang pinahalata sa'yo but silently, nakikipag-compete ako sa meron kayo ni Harvey. Pero hindi ko naman inakalang aabot sa punto na you would cheat on me. Sorry, Gio. Sorry talaga. Gusto ko sanang tanungin kung anong plano mo. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong gusto kong gawin pagkatapos ng lahat ng nalaman ko. Siguro, let me just ask you this one time. Gusto mo pa rin ba ako makasama? Ako pa rin ba yung mahal mo? Gio! It's okay. Hindi mo na kailangan magsalita. Alam mo na. Sapa na. Gio, sorry. Sana mapatawad mo ako. Sorry talaga. Ay, nako, pambihira naman, oh. May mga asong galana naman na dumumoy sa tapat ng bahay ko, eh. Kainis. Harvey? Lynette? Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Oo nga. Sorry. Hindi na dapat ako nagpunta dito, eh. Aalis na lang ako. Wait! May problema ka ba? Wala na kami ni Gio. Wala na kayo? Paano wala na kayo?
sa bawat pintig ng puso ay dama ko na bahagi ka ng buhay ko. Ibig sabihin? Oo. Tinupad ko pa rin yung plano ko na makipag-break. Hindi ko na rin kasi kayang tanggapin yung proposal niya eh. Knowing na merong naghihintay sa akin. Sorry, ngayon ko lang na-realize. Okay lang. Okay lang na medyo natagalan yung paghihintay ko. Kasi sobrang worth it naman eh. So, gusto mong pumasok muna sa loob para mapag-usapan natin? Pwede ba? Oo naman. Tara. Puso at siya nagsasabi na ika'y kahati ng aking kaluluwa. Papoy at Bea, hindi ko nagawang tanggapin yung proposal ni Gio knowing na meron akong malaking kasalanan sa kanya. Wala siyang ibang ginawa kundi maging mabuti sa akin. And the least thing I can do for him is maging honest. And after all that happened, pinili niyang intindihin ako at never siyang nagtanim ng sama ng loob sa akin. Kami naman ni Harvey, we took our time para alamin kung ano talaga yung nararamdaman namin. Ayaw na namin magpadalos-dalos at magkamali ulit. At ngayon, masaya na kami sa feeling ng isa't isa. We knew from the start na ito naman talaga ang gusto namin. Medyo kalungkot lang kasi kailangan pa naming dumaan sa maraming bagay bago ma-realize na love na o love naman pala ang namamagitan sa amin all along. And to Gio, sobra akong nagpapasalamat sa kabaitan mo at sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin. Sorry kung nasaktan kita. Ipinagdarasal ko na sana ay mahanap mo rin yung taong magmamahal sa'yo dahil deserve mong mahalin. The same way you love others. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Sana dumami pa ang napapasaya ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Lynette. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, yun naman pala. Mga kapamilya, oras na natin. It's 17 minutes more to go bago mag alas 3 ng hapon. Medyo nalito lang ako ng slide doon sa mga pangyayari, no? Oo, talagang Bea, ito yung classic na description ko, no? Pupunta ka sa isang lugar, ikaw ay nagmamaneho, kasama mo yung barkada mo na alam daw niya yung lugar. Pero sabihin, ay, dito tayo sa kaliwa. Ay, dyan pala sa kanan. Ay, dito sa kaliwa, dito sa... Tapos binubusinahan ka na ng mga nasa likod. Yung parang, sandali, saan ba tayo talaga pupunta? Diba? Saan ba talaga tayo pupunta? At parang ganun, ano? Oo, parang ganun yung pangyayari dito sa kwento ni Lynette. Ayan, ni Lynette. Ang kanyang ex-jowa na si Gio. Ayan, at si Harvey. Diba na talagang nagkanda hetot-hetot yung biyahe nila. Ayan, it's not necessarily that ano no, Bea, yung betrayal, hindi siya ganun kalala. Well, cheating is cheating. Nandun na tayo. Ayan, pero kumbaga wag na natin ito yung mga bagay na
huwag na natin masyadong palakihin. Why? Kasi, bakit hindi na natin masyadong palakihin? Kasi mas malaki pa yung future na dapat naman din nating tignan in the end. Diba? After all that's happened, eh, yun naman pala eh, merong mga na-feel din itong si Lynette and si Gio. Ay, hindi, si Harvey. Ayan, si Harvey. Ayan, si Lynette at si Harvey. Sabihin na natin, noong nga medyo nag-cheat sila, meron pala silang hindi sinasabi sa isa't isa for the longest time. Pareha sila, nagpapakiramdaman lang. Sabi nga ni sabi ni Neth, emotional cheating is also cheating. Nilagyan lang natin ang label, pero it's still cheating. So ganoon naman talaga ang tao eh, para sa akin hindi ka naman talaga perpekto, at inamin niya naman, to be fair with her, inamin niya naman kay Gio. At hindi niya iniwanan sa kadiliman yung tao. Kahit pa nga, oo, totoo rin na nakakaawa kasi talagang ginawa sa'yo ni Gio, ginawa sa kanya ni Gio lahat ng pabor, diba? Naging very, very gentleman itong si Gio. Close to the perfect guy. Close to the perfect partner ang definition niya. But sometimes, hindi naman ganun ang, hindi ganun ang talagang itinadhana para sa atin. We don't deserve to be with someone who's perfect. And I think we deserve to be with someone who's going to make us happy. Diba? That's a better choice for me. Well, sa'yo na rin nagsabi, ikaw na rin nagsabi, huwag na nating palakihin. Well, ako agree naman ako dun sa part na ginawang desisyon ni Lynette na nagpaka-honest siya kay Gio, and hindi niya tinanggap yung proposal kasi nga knowing na meron siyang ginawang hindi maganda and everything. I just have a couple of questions, pero these questions are not for Lynette anymore kasi meron ng ending yung story ni Lynette. Pero these questions siguro mag-a-apply na lang to for those with the same situation and for those na baka sakaling, if ever, mapunta sa ganung klase na sitwasyon. O nararamdaman na nandun na sila sa ganung sitwasyon, Bea. You are na. With someone, you're committed to someone, and then parang hindi meron ka palang isa ibang tao na ano? Is that what you're trying to say? Hindi. Ang question ko lang doon is, if from the beginning, kinausap na ni Lynette si Gio and they were able to clear out the air in the beginning, papasok ba sa picture si Harvey? Naaalala ba ni Lynette na, ay, meron nga pala akong BFF before na pangalan Harvey? Kung naging honest si Lynette doon sa nararamdaman niya, kinonfront na niya si Gio sa umpisa pa lang. Hindi ko naman i-invalidate yung yung sinasabi ni Lynette na all this time pala may pagmamahal sa pagitan namin ni Harvey, pero I just find it unfair para doon sa side ni Gio. Na mahal naman nila ni Lynette tsaka ni Gio ang isa't isa. Kung hindi lang siguro nagkaroon ng taguan ng sama ng loob, hindi sila mapupunta o hindi mapupunta si Lynette sa sitwasyon kung saan babaling siya kay Harvey, yung alam mo yon, yung paningin niya kay Harvey. So, pero all in all, sige, happy tayo para kay Lynette and kay Harvey, kasi sabi nga ni Harvey ang tagal niyang hinintay si Lynette. Pero, well, for me lang naman, they wouldn't have that thing if inayos ni Lynette yung kay Gio and she stayed faithful and, ang tawag dito, prioritize niya yung relationship niya with Gio more than finding someone to talk to. What I'm saying, Popoy, is para sa inyo mga kamarkada na mayroong pinagdadaanan sa relationship, the last thing na dapat mong gawin is humanap ka ng opposite sex para ikwento ang lahat tungkol sa relationship mo. I mean, masarap na meron kang kakwentuhan, mapaglalabasan ng sama ng loob. Para sa point of view, no?
But there are right people for that. And those are ang klase ng mga tao doon, yung alam mong hindi makakaapekto doon sa relationship mo. Like your mother, your sister, your sibling, a female friend. Yung alam mo na imposibleng magkaroon ng something. And hindi naman sa pagiging malisyosa, but taking care and protecting your relationship. Yun yung kahuli-huli ang dapat niyo. Yung kumonsulta kayo dun sa taong alam nyo na alam mo yon. Alam mo naman, aware ka naman na hindi lang tayo pure friends. Na I treat you special, sige, you treat me special. I'm not just talking about Lynette and Harvey. I'm talking about in general. Yung tipong okay, huwag mo nang alam mo nang merong something sa relationship mo, huwag mo nang pagrabihin pa by adding fuel to the fire, by adding other possibility na pwedeng makasira sa relationship mo. So what you're trying to say, Bea, ayan, siguro tama ba, no? Correct me if I'm wrong. Ang gusto mong sabihin sa amin is kung sakasakali at magsisik ka, okay, maghahanap ka ng not necessarily piece of advice, kundi point of view, yan, punto de vista ng ng opposite sex with regards doon sa feeling mo ay pandaraya o panloloko sa'yo ng partner mo. I mean, ang nanloko sa'yo ay ang partner mong guy. So maghahanap ka ng point of view ng guy for an opinion, diba? Of a guy's opinion, of course. Yun ba yung sinasabi mo? Na don't look for someone who you think is extra special para sa'yo. Diba? Yung alam mo na, kasi si Lynette, dapat pure friends lang. Dapat hanapin mo. May bias. Walang bias dapat. Yung walang bias, diba? Kasi aminin natin, Lynette looked for Harvey kasi si Harvey yon, and not because she's looking for a POV of a guy. And siguro to sum it up, Popoy, no, if you're having problems with your relationship, kung iiyak ka, wag sa ibang tao, umiyak ka dun sa karelasyon mo. Ang kausapin mo, ang diretsyohin mo, ang tawag dito, kung kinakailangan kumprontahin mo, ang bagsakan mo ng lahat ng emosyon mo, yung taong may issue ka, and which is your karelasyon. Kasi buti pa yung kaibigan mo, alam na meron kang doubts, alam yung problema ng relationship nyo. Samantalang yung karelasyon mo, alam mo yon, ang nasa isip lang niya, okay, wala akong time para sa kanya, pero I'm doing this, I'm working hard for the both of us. So, di ba, ang unfair. Mas alam pa ng ibang tao yung nangyayari o yung nararamdaman mo more than your karelasyon, na yun talaga dapat ang mas may karapatan ng nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Lagi naman din nating sinasabi rin yan, Bea, di ba? Lagi natin pinapaalala rin yan sa mga kung sakali at may problema sa ilaw, huwag kang maghanap ng tubero. Ganun lang yun eh. Diba, merong elektrisyan ang hahanapin mo kung may problema sa kuryente, hindi yung tubero. Ayan, karpintero ang hahanapin mo kapag merong kang pagagawa sa kisame at hindi yung tagawalis sa mga kalsada natin. Diba, ang problema mo ay sa iyong partner. Doon naman, nag-agree naman tayong, majority sa mga nakikinig. Kapag ka may problema ka sa partner mo, you talk to your partner. Diba? Kapag ka medyo meron kang question at may gusto ka malaman, you talk to him or you talk to her. Diba? And that's right. Yun yung isa sa mga nakita ko. But, Bea, if it changes a thing, dito sa nangyari sa end game nila Lynette and Gio na nag-break up nga sila, no? Hindi rin eh. Sisingaw at sisingaw at maghuhumiyaw pa rin yung nararamdaman para sa akin nitong sina Lynette at ni Harvey para sa isa't isa. 'Di ba? Hindi kung sakasakali, okay, given na hindi siya nag-seek ng comfort, hindi siya naghanap ng comfort nung panahon na akala niya ay niloloko siya ni Gio. Yan. Kung hindi man siya lumapit kay Harvey, nag-stay na lamang siya sa bahay, alam mo may iba pang instances sa buhay na hahanapin niya pa rin si Harvey.
Oh, kasi merong ano eh, no? Merong unknown silent force na magtutulak at magtutulak sa atin para doon sa destiny natin. Ganyan, hindi ko naman sa sinasabing wow, parang napaka ano no, napaka romantic naman nung dating, pero meron talaga mga instances na pagtatagpuin at pagtatagpuin pa rin kayo. No matter how perfect Gio may have been sa relationship niya with Lineth, bubunutin pa rin talaga si Lineth doon eh. Bubunutin pa rin si Gio kasi lugar ni Harvey yan. 'Di ba? Kung sakali magtuloy-tuloy sila. Para sa akin ganun. Meron pa rin mangyayari in the future, hindi yung panloko siguro. Basta may lalabas kumbaga sa ano, yeah. Ang Bea, ang utot ay utot. Diba, ang utot ay utot. Ay, hindi hindi mo pwedeng ipawis 'yan, hindi mo pwedeng idigay 'yan, diglow 'yan. Doon 'yan ang exit niyan, hindi someplace else. Hindi mo pwedeng iluha 'yan. Ang utot ay utot. That's valid naman. Kaya nga dapat sa mga kababaihan dyan, kahit sa mga kalalakihan, kaya nga dapat para maiwasan yung mga ganyang kaguluhan. You have to be, well, first of all, you have to know yourself. You have to know and understand your feelings. And kailangan mong pagdesisyonan ng maayos kung sino ba talaga yung gusto mo or sino yung tinitibok ng puso mo bago ka pumasok sa mga kung saan sa ang relationship. You have to be honest sa sarili mo and then you have to be honest to that person para hindi ka napupunta sa mga ganyang sitwasyon kung saan tuloy eh dahil para lang sa love story nyo, may masasaktan at may madadamay pa na iba na alam mo yun, wala namang ginagawang masama sa inyo. Although, syempre, meron tikmali si Gio doon, which is hindi niya kinukwento ang lahat kay ano, kaya Lynette, hindi siya yung surprise parang eh. Kasi nga, surprise. Surprise, ang hirap na. Bea, so pero, surprise. Kita next week, may pinaplano ko for you. Ang hirap din naman kay Gio yun. Yun na nga, kapag ka ikaw, meron kang nakitang mali dun sa partner mo na feeling mo meron siyang ginagawang mali, huwag ka nang mag-antay pa kung hanggang saan makakarating yung kamalian niya. Diba? Kaya i-address mo na. Hindi yung mag-aantay ka na lang sa dulo. Ano ba to? Surprise ba to? Or what? Diba? Nakakaloka lang. Pero alam nyo, hindi ko naman sa sinasabi na wag tayong let's all be considerate enough na lalo na kapag medyo ayan katulad si Lineth and Gio, matagal na yung ano nila no, at nagmukhang si Lineth sinaktan si Gio. Of course umabot na sa proposal ito eh, umabot na sa proposal for marriage at masakit yung ma-reject sa ganun. Ang problema dito is mahirap kasing sabihin na kakaawa naman si Gio, hindi niya deserve na ma-reject, napakawalang yamo, Lineth. No, I don't think so. Kasi alam mo, buhay naman ni Lineth at ni Gio ang malalagay sa alanganin yung kinabukasan nila kung ipipilit ni Lineth na sige, Gio kasi wala naman siyang ginawa sa akin. Ayokong magmahal ng tao out of utang na loob. So, 'di ba dahil mabait siya, dahil supportive siya, dahil ano siya, pero may iba ko nagugustuhan. Oo, at maganda ang future niya. Sige, siya na lang rin yung pakakasalan ko. Alam nyo, ang dami ng ano eh, no? Ang dami na, mahaba pa kasi yung biyahe. Diba? Mahaba pa yung biyahe, kaya mabuti na lang bumaba na itong si Lineth doon sa relationship. Yes, nasaktan niya ang isang napaka-faithful, napaka-supportive, almost perfect niya ang description natin sa kanya na si Gio. Ayan, not because hindi niya na ito mahal. It's just because anong tawag mo rito? Na-recognize ni Lineth na hindi siya deserving doon sa pagmamahal ni Gio. Okay? At meron din siyang ibang mahal pala. Di ba? Meron din pala. Kasi, I mean, huwag tayong huwag tayong masyadong mabilis sa pagpapatakbo ng ating mga bibig na sabi, ang sama mo naman, iniwan mo. Kasi ganyan ba eh. Di ba? Meron mabait, meron nakakaawa na hindi napagbigyan, tinanggihan, kampi ka na agad doon sa tumanggi. Diba? Let us try to understand kasi
yung katatayuan din naman nung taong yun kapag ka nagpumilit siya just to appease you. Diba? Just para lang mapagbigyan kayong mga nasa paligid. Kayo ba ay araw-araw namin makakasama? Kayo ba ay, diba? Hindi eh. Hindi nila tayo araw-araw makakasama. Sila yung magsasama habang buhay. And ang pangit na magstay in a relationship forcibly. Diba? Just because, yes, hindi ka naman niya pinipwersa pero meron kang utang na loob. Diba? It should come out naturally, yung pagmamahal. It should be given naturally without ano no nang walang sige mamahalin kita kasi ang bait mo sa akin kasi pinagtanggol mo ko kasi may pera ka kasi may ganito. No, walang kasi ayan, mahal kita because mahal kita, because mahal kita. Yeah, yes. Oo kaya nga ako agree naman ako doon sa ginawa ni Lynette to let go of Gio, lalo na kung marami siyang mga doubts about the relationship at naguguluhan pa siya with someone else, 'di ba? Parang ano tawag dito, mabuti nang isang sakitan na isang bagsakan kaysa naman sa mahabang sakitan pa to, and then ang ending ganun din naman, 'di ba? Learn and recognize when to let go of someone, regardless kung kahit ba sobrang precious ng tao na yon, kung hindi, kung alam mo talagang hindi siya ang para sa'yo at hindi ka para sa kanya, you have to let go, you must let go para mapunta na yung precious na yon para dun sa nakaka-deserve talaga sa kanya or meant to be talaga para sa kanya. Kaya nga sabi ko kanina, Bea, no, dun sa simula pala nung pagko-comment natin, ini-establish ko na talaga ba na gusto mong well, swerte yung mga tao na halos perpekto yung kasama, pero I'd really tell a friend of mine, 'di ba, kahit close kita, kahit hindi kita close, kay mga listeners, na you settle for someone, 'di ba, who can make you happy, 'di ba, and who can be happy with you. 'Di ba? Na kahit simple lang, yung masaya kayo. 'Di ba? Masaya nagsasama. Hindi ko kailangan nung perpektong mapera, perpektong mayaman, perpektong mabait, perfect. Ay nako, kasi wala noon. 'Di ba? Wala noon. 'Di ba? Alin na basta ako masaya. Kahit na simple lang buhay natin, kahit na hindi naman naghihirap, nagdarahop, pero 'di ba? Magaan ang pasok ng swerte sa buhay. Walang stress. True. At maganda pa ang itsura mo, parang ganito. Ay, teka, basa muna tayo ng mga ano, Popoy. Mabilisan lang, mga kuro-kuro ng ating mga kamarkada. Ay, sa YouTube ka pala, no? Sa Facebook ako. Oh, sige, ito na muna sa YouTube. Sabi ni Paul Santos, pag ganyang nire-reject yung proposal, tumatagay yung si Gio nang walang chaser at walang yelo. Bihira ka naman, Paul Santos. Oh. Hindi, pero ito, sabi niya, Ace Membreve, I can say na kapag ka nagmahal ka, do not expect in return. Kung may ibigay, salamat, pero do not expect more than what's expected. Lalo na nga kung committed yung taong mahal mo. Pero naguluhan ako kasi sa lack of trust at doon sa pagluloko. Yun. Mm-hmm. Si Chichiro, sabi niya, same DJ Popoy, naguluhan talaga ako sa part na makikipag-break na, pero biglang nag-U-turn sa letter sender. Ayan. Mm-hmm. Sabi ni Chichiro. Sabi ni Paul Reboriano, true naman DJ Popoy, hirap naman ng ganung feeling na hindi ka mahal ng tao tapos pinipilit lang. Tama DJ Popoy, in time, ma-realize din yung ganung utang na loob ay pangit. Si eto si Riven muna, sabi niya, sabi nitong si Lynette, she knew it from the start, since high school. Pero ngayon pa lang niya na-realize. How would you know if you haven't realized it at first? Like, ano daw
ang gulo ko. Sabi niya. alam niyo, di ba na ang gulo? Totoo, ang medyo magulo, okay? Pero, ibig sabihin lang, ano, unsure pa talaga nung high school, pero meron na siyang special place itong si Harvey kay Lynette. Hindi lang masyado pang nagsha-shine. Di ba, hindi pa lang masyado nag-glow, Bea, yung, ano, no, yung pagmamahal na yun. Not because hindi niya gusto yung tao, it's just because they are torn between are we just friends or we can be lovers. Kasi may mga ganyan po tayong instances minsan. And dahil sa too much familiarity, yan, too much familiarity, you started out as friends, akala mo friends lang kayo, pero more than friends pa pala yung kaya niyong ibigay sa isa't isa. Nag-aalangan, di ba? Nag-aalangan is the right description. Na pwede ko ba ligawan to? Agad lang kasi na magkaibigan, parang ano ba yung joke ba yun? Kahit naman dun sa tao mismo na manliligaw o saliligaw, ano ba to si, ano, si Harvey? Ba't bigla na niligaw sa akin? Ba't ngayon lang, hindi pa noon? Diba? And that's the wonder of science. Diba? Meron kasing mga, merong mga chemical changes sa katawan natin. Diba? Na hindi pa nade-develop noon. Oo, hindi pa nade-develop noon. Para noon, sige, gusto ko to kasi gusto ko siyang kalaro. Pero as time goes on, hindi na lang laro. Parang gusto ko na seryosohan at masarap pa rin siyang kasama. For friendship lang ba talaga itong relationship na ito? Or punta na kami sa next level? Di ba, may mga ganyan naman tayo. Di ba, may mga pagbabago. Okay. Okay. Meron ka pa ba? Ay, teka lang, isa pa to. Nag-anniversary. O, pabati po. Ay, sa YouTube. Sa Facebook nga pala. Pero basahin ko lang. Pabati po. Happy 4 years of love kay Jen. And advance congratulations to us. Nasabay kaming gagraduate this coming July. Thank you for being part of my college life and more years to come. Sabi yan ni Mark Jel Peralta. Ang daming nag-ano ngayon, nagsiselebrate ng kanila nga pag-ibig. Ayun nga pala, 22. Ako din po, teka lang. Happy wedding anniversary sa in-laws ko today. Ayo, kay Tamuka. Tingnan mo ka. Meron din pala dyan sa inyo. Meron din dito. Oh, happy wedding anniversary sa aking in-laws. Oo. Ang dami nilang plano actually. Kanina nagpa-plano kami ng bonggang-bongga. Kaya lang hindi pa magkakasundo yung schedule namin. Pero gusto nilang mag-celebrate. Oh, antay lang po. Pa. Ay mama, wait. Oh, ako lang may babatiin din ano, yung ano namin. Yung kaibigan ko dyan sa Bulacan. Oo, nagse-celebrate din po ng anniversary ang Cafe Lola Tay. 3 years na po kami. I love it. Cafe Lola Tay. Yan na po ang pinakamatagal na relationship ni Makoy. Oo. Cafe Lola Tay ang tambayan. Joke. Makoy, ayan. Anniversary din. So, Cafe Lola. Yan po talaga. Cafe kay si Lola Te. Hindi talaga iiwan si Makoy. Hindi lolokohin si Makoy. Hindi ipagpapalit si Makoy. Yan. Ayan. Ito, sandali. Si Mark Jel Peralta. Sabi, pabati naman po. Happy 4 years. Ito ba yun? Okay. Bali, 8 na lahat. 2 beses eh. 8 years na. Sabi ni Sir Gonzales, ay nako, yung magulo pero naiintindihan mo o nauunawaan mo. Ayan, sabi pa niya, gusto kong magbase dun sa sinabi ni Gio na halata naman niya simula pa lang na makita niya sina Harvey at Lynette. May kakaiba na, kaya tama si Popoy, nasisingaw at sisingaw, uusbong at lalago talaga yung nasa puso. Mga dapat lumago. Sa true. Okay, at dahil dyan, Popoy, oo, na bad trip si Makoy. Oh, mag-cast na po tayo. Bakit? Maraming salamat po. Salamat rin natin yung mga dramatista natin na nagbigay syempre ng buhay sa ating story for today. Maraming salamat sa Jamie Rubio bilang Lynette, Jack Kamak, Gio yan, at si Dan Lloyd Capuchon, Harvey yan,
Si John Palma, si Bean, si Kisha, ako po ang gumanap. Si Spencer, syempre si Makoy Marcos, Yahoo! Cafe Lola Tay. At yung mama kanina si Cindy Basena, ang tumanggap po ng letter ni Lynette ay si Warly Alagaw. At ang nag-edit po ng story nito ay si Joko Loco. Maraming salamat, guys! Thank you so much, mga kapamilya. No? At bukas, abangan niyo po ulit ang isa na naman magandang kwento. Lilituhin kaya tayo. Ayan, ng kwentong marinig natin bukas. Eto, pakinggan nyo. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Ang tuyot-tuyot ng buhay mo kasi kulang ka sa basa. I mean, sa dilig. Sa wisik, ganun. Kasi ayaw mong mag-explore. Ayaw mong gumalagala. Kumbaga, ayaw mong ilako yung sarili mo. Hashtag Dear MOR Dangerous Woman. Nahiya naman ako sa mga pinagsasabi ni ate. May papat-papat. Gagala ka tapos magdidilig. Kapag ka magdidilig ka, huwag kang pagalagala. Wow, mag-concentrate ka lang doon sa bulaklak. May paglako na namagaganap focus, boy. Ano yan? Isa pa nga, pakinggan pa nga po ulit natin. Kung tama ba yung napakinggan natin. Pakinggan ulit natin. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Ang tuyot-tuyot ng buhay mo kasi kulang ka sa basa. I mean, sa dilig. Sa wisik, ganun. Kasi ayaw mo mag-explore. Ayaw mong gumalagala. Kumbaga, ayaw mong ilako yung sarili mo. Hashtag Dear MOR Dangerous Woman. Kailangan na moist tayo sa pag-uusap bukas dahil mukhang ayaw nung aling yun, ano? Yung dry na buhay nung kanyang kausap. Kung sino man yun, hashtag Dear MOR Dangerous Woman. Ay, nako. Sige, pakilaku nyo nga po ang Dear MOR, ano? At ishare pa ng ishare ang ating mga live stream every day. Ayan, inilalaku na. Ayan, pero maraming salamat sa inyong pagtutok na kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy, that's my guapopoy. Karoon po si Gorgeous B, Bebels. At ang lagi po namin paala-ala, stay safe, stay healthy, stay moist. Stay in love. Ayan. Misty pala, Misty. Ayan. Para moisturized yung mukha ninyo. Ganyan. Stay dewy. Ganyan. Stay dewy. Ayan. Stay in love and stay happy. Bye-bye. Bye-bye.